Club, ah. I'm sure mag-e-enjoy din po yung ating mga kapuso sa kanilang mga tahanan dahil ang kanilang isa sa mga all-time favorite na ulam at pampulutan, mga kapuso, ang ihahatid namin sa inyo ngayong umaga. At ngayong umaga, mga kapuso, naku, kung nandito po kayo, eh talaga namang sa amoy pa lang, pak na po ang inyong paligid at mangangamoy ulam na kayo. At eto nga, itong ating pinuntahang restaurant ay famous sa kanilang, ay! Tumil-tumalsik na, Coco Sisig. Nagtansikan talaga. Coco Sisig Kineme. Kung ano yan, nakamamaya po yan, mga kapuso, dahil yan po, ay nilalagyan daw po nila ng gata at hot dog bits. Itong makikita niyo po ngayon sa aming harapan, yan po yung kanilang classic na sisig. Pero ito yung kanilang order na talaga namang pang limahan. Ang dami. Ang dami po kasi. Ano pa ang meron sila? Meron pa po silang mga dessert na sisig, may sisig twist. Yan po yung sisig turon, sisig na sinamahan ng langka at binalot sa lupia wrapper. Meron ditong condensed milk. Sisig panakota, panakota na nilagyan ng sisig toppings. Sisig shake, para naman sa gusto rin ng classic sisig. Meron din po sila rito, mga kapuso. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo. Ayan! Natatakaw na ba kayo? Aba, tara, let's na! At ngayong umaga, nandito tayo dahil tutulungan tayo ng may-ari na si Herks Umali, ang owner po ng Box, Home of Sisig Kineme. Good morning! Good morning po! O siya lahat ang gumagawa, guys. As iba, Maleke, everything, okay. Pati pagsusulat dito sa kanyang restaurant. Okay. First, nako, award-winning daw itong inyong Coco Sisig Kineme. O, di ba? Pangalan pa lang, keming-keming na. So, anong gagawin mo lang dyan? Bali, yung pong hiniwa nating mukha ng baboy. Talagang ano mukha, no? Opo. Bali, pinakuloan po natin siya, okay, kanina. Okay, ilalagay mo na tapos ngayon. Tapos hiniwa-hiwa po. Lalagay na po natin dito. Okay. Naglagay na po ako ng mantika. Konti lang yan, guys. Oh. Sabi na tangan niya lang. Kasi at least yung ating mukha may mga taba-taba na yan. Oh, So, pwedeng maglabas na siya ng sarili niyang mantika. Diba? Oh, tama. Ayan. Po. Okay, tapos, the usual. Sile, sibuyas, labirio. Ito na po. Pwede na po natin lagay ngayon yun. Ayan. Okay. At pagkatapos niyan, okay, itong sabi namin nga sa inyo, mukha ng baboy, kasali dyan yung tenga, guys. Yung opo. Yung nagbibigay ng ibang kakaibang texture na medyo crispy, runny. Yan, pwede rin gummy, pwede rin crispy. Okay, ilalagay na ngayon niya ang nakapampaanghang, lalo ho kayong magaganahan dyan. Makakalimang kanin kayo opo. Dyan. At syempre pa ang siling haba. Haba. May okay. Siling pula na, may siling haba pa. Wow, wow, okay. At pagkatapos sa mga kapuso, saka ngayon, lalagyan ng gata at toyo. Yes, opo. Diba? Oh, wow. Sa, bakit po naisipan na lagyan ng gata yung ano? Kasi yung sinali ko siya sa contest para maiba naman yung panlasa. Oo. Out of 72 sisig doon sa isang sikat na mall, nanalo siya. Siya yung grand prize. Oo naman, kakaiba yung sa'yo. May gata, mga kapuso. At syempre, kapag naluto na yan, sa kanya yan ilalagay, dun sa seasoning plate. Opo. Ano, yeah. Sir. Sir Erks. Ang ganda rin ang pangalan Sir Erks eh. Okay. So, okay na yan. Okay na to. Pwede na to. Eto na. Ilalagay sa seasoning plate. Akas ilalagay pa sa seasoning plate. Opo. Ayan. Woo! Naririnig yung ba? Magkano yung ano niya? Yung ganito po. 150 lang to. 150 po yan. Okay. Tapos, good for 2 to 3 persons na po yan, mga kapuso. Ayan. At syempre, lalagyan din niya ng itlog. Syempre, okay. The usual, ang nabago lang talaga ay nilalagyan niya ng gata. Okay? Pero yung usual pa rin, may itlog pa rin po, mga kapuso. At ito yung bago. Ah, tapos lalagyan din ng hotdog. Naku, mag-enjoy mga bata niyan, be. Oh, yan. Favorite yan ng mga bata. Okay. Open kayo Monday to Friday mula 11 a.m. hanggang 3 a.m. Pasensya yes, na. So, wala ka pa palang tulog nito. Wala pa, wala maraming, pa. Maraming salamat sa pag-invite mo sa amin. Ayan. Eto, mamaya. Naku, ito po yung kanilang pinagmamalaki. Pero mamaya, merong mga dessert na may yes, sisig opo. Din. Grabe yung mga naiisip mo, ha? Mamaya.